Magandang umaga, ating mga kalugar. Nandito ako ngayon sa likod ng aming bahay, mga kalugar. Nandito yung ating mga pato, pabo, saka manok na sasok. Na nagsisimula pa lang ako, mga kalugar, itong aking pag-alaga. Kasi noon kasi, mga kalugar, nag-alaga ako ng ano? Nag-alaga ako ng itik. Binili ko ng yung isa, 200 pesos, mga kalugar. Bili ako ng 40 pieces. Sa halagang 200 pesos ang isa, mga kalugar. Kaso ang itik, hindi maganda siya, mga kalugar, kasi gawa na madali siya mapulyo, mga kalugar, kapag ano. Hindi katulad itong ngayon, nag-try ako. Ito katulad ngayon ng pato, saka pabo, saka mayroon akong manok na saso. Saso dalawa, partner, iwan ko lang, hindi pa siya nangingitlog, yung mga kalugar, itong aking saso. Itong aking, nilimliman na yung ano. Alaan na yan, ito. Itong mga kalugar, itong pato is hindi to sensitive, alagaan, mga kalugar, kaysa sa ano, kaysa sa itik. Kasi ang itik talaga, mga kalugar, madali siya mapulyo. Yun ang naayawan ko, mga kalugar. Itong ang pato, mga kalugar, kaya ito nag-try ako na mag-alaga. Ilang piraso to? Iwan ko ilang piraso to. 19 kapiraso na aking pato. Ilagay dito namin sa likod. Tapos yung pabo, ilang beses ng pabo doon pinalagaan ko, hindi na ayos yung pag ano, pag nagpisa na. Nakakaano din to, mga kalugar, sa ating ano, galing tayo sa trabaho, pag nauwi, talagang maano sa kaaliw din, kahit paano, mga kalugar, kahit tayo nagpapagod sa ating trabaho, pag nauwi, may nakikita tayo mga alaga. Kumbaga, sabi, sustansya sa mata to, sa ano, yung umaga na ano. Itong aking pabo, mga kalugar, nangingitlog, nanglilimlim siya, maraming itlog na siya. Kanina sana, pag napaagahan, mga kalugar, makita natin ang itlog, kung ano ang laki, at saka anong mga, ang kulay niya, mga kalugar, kasi ako, bihira lang ako makikita ng itlog ng pabo, mga kalugar. Nag-try lang ako to, mga kalugar, mag-alaga ng pabo, sinusubukan ko lang. Itong naman yung saso ko, mga kalugar. Dalawa. Binili ko lang din to. Pinagpartner ko, pero ngayon hindi pa nangingitlog. Tapos yung dalawang manok na yon, bigay ito ya sa akin ng aking nanay, ng aking pinsan na palagi nandito sa bahay kung nalalaman nandito ako, mga kalugar. Ang iyong kalugar kasi, mano mag-legal advice, kasi nalapit sila about sa kaso ng kanyang anak. Hindi, pinapakatay ito sa akin, hindi ko kinatay nung nakarang uwi ko dito sa amin sa Leyte, mga kalugar. Kaya ngayon ang laki niya, after 1 month, mga kalugar, hindi ko kinatay, kasi ang iyong kalugar talaga, pagbigay sa akin, hindi ko kinakatay. Hindi ko nga tatanggapin sana ibigay, kasi awa ako, kasi relatives ko lang din siya, side ng nanay ko. Talaga pinipilit ako, kalugar, ibigay, itanggapin ko yung manok niya, bit-bit niya. Ngayon, hindi ko ngayon kinatay, mga kalugar. Malaki na siya after 1 month. Yan, malaki siya. Ang tangkad pa naman siya, mga kalugar. Kaso, parehas lalaki, mga kalugar. Nandito lang. Nilagyan ko ito, mga kalugar, ng ano? Ng dito sa gilid, yung fins ba? Yung net. Para hindi sila lumabas, mga kalugar. Ito, ano ko lang ito, mga kalugar. Itong pag-alaga. Nagsubok tayo kung anong nadami pa siya. Mga yung aking pabo. Pagpato to, mga kalugar, nalaki talaga to. Nagilang kilo to, mga kalugar. Ito ang mga ano, kalugar, sa ating kanya-kanyang mga probinsya, mga kalugar. Ito ang pato is hindi to sensitibo, mga kalugar. Talagang kahit ano, kahit saan mo ilagay.
Wag lang bilarin, pero sa araw. Ito hindi sensitive katulad sa itik. Hindi pa ako nang katay nitong kalugar kasi hindi pa siya marami. Kasi 19 pieces pa lang. 19 piraso pa lang. May naglilimlim ako nandito sa likod ng bahay ko. Doon sa loob. Siguro bukas makita ninyo mga kalugar. Pati yung itlog ng pabo nandoon. Makita natin yung anong klaseng itlog. Bukas na lang umaga mga kalugar. Nililimlimin niya, binalikan niya yung kanyang itlog. Pinaghalo ko lang to mga kalugar. Pato, native na manok. Kasi mga manok ko marami dati dito. Kaso napeste. Tapos, pabo. Itong pabo ko na lalaki dati, maano to? Talagang palaaway ito ngayon. Medyo na-redisciplin na rin siya. Dati, di lang makakita ng tao mga kalugar ito. Eh, talagang sapulang ka ba? Kumbaga sa waray, sapulang ka. Kumbaga, yung tutukain ka, talagang bibirahin ka talaga. Ngayon, medyo mabait na sa mga kalugar. Kasi, papagalitan ko talaga mga kalugar kapag rin mga hayop, mga kalugar nakaka-libang din. Ano pa to ang net niya mga kalugar? Temporary pa lang to, kung para lang dila yung sila lumayo. Hindi pa ako nag-cutting ito mga kalugar. Kasi nagsubok pa lang ang inyong kalugar mag-alaga. Kasi ang itik ko talaga, hindi ako pinalad mga kalugar ng mag-alaga ng itik. Kasi sensitive mo siya, madali siya mapulyo yung kanyang mga paa. Ito, ang purpose ko naman itong mga kalugar, kapag dumami sila, katay talagang akin. Lalo nung kung may mga patrabaho ako sa palayan, sa aking farm, sa may kalamansihan, pwede magkatay ito ipaulam para minus gastos din sa Yan, ito ang buhay ng probinsya mga kalugar. Kaya dyan mga kalugar, may tayo, alayo ang trabaho natin. Pag kanya-kanya nating probinsya, mag-alaga tayo mga kalugar. Encourage ko kayo. Hindi naman niya nahawakan mga kalugar ang iyong ang mga alaga. Talagang kailangan natin yan sa probinsya. Ngayon, baboy mga kalugar, wala muna tayo ngayon kasi mahirap dito sa Leyte ngayon. Ito ang aking ang mga kulungan ng baboy, wala. Talagang, may naglilimlim lang pato, kalugar. Naglilimlim yung pato. Nandito sa aking kulungan ng baboy. Wala ngayon kasi ang aking kulungan mga kalugar. Talagang, marumi nga. Wala na eh. Wala mga baboy. Kasi gawa ng ASF. Pero may lagyan ko ng net mga kalugar niyan kasi napunta sila dito yung pato. Ano sila na sa likod. Ano yung pato. Okay mga kalugar, yung aking mga ginagawa sa buhay ito lang naman ay maging lang tayo. Hindi tayo nangangarap na talagang yumaman ng yumaman. Anong gagawin mo sa yaman kung hindi ka naman masaya, di ba, mga kalugar? Kailangan masaya tayo. Habang nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo, mga kalugar, maging perpli lang tayo sa ating buhay. Hindi yung mag-agrabyada tayo sa mga tao, kaya pangit yan. Kailangan talaga matulungin tayo kahit papano. Ang inyong kalugar is ganun lang ang talaga ko, ang ko sa buhay. Magang simple lang tao, hindi lang maagrabyado. Hindi laman dihado talaga sa kapwa kasi pangit talaga yan. Mamuhay lang ng mabuti. Marangal ang pagkakakitaan. Okay mga kalugar, bye-bye sa bago ka lang sa aking YouTube channel. Please subscribe and pindutin ang notification bell sa ating mga screen para ma-notify kayo sa aking mga upcoming na videos na i-upload mga kalugar. Bye-bye!